Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko alam kung anong sasabihin ni Papa. Di kasi ako nagpaalam sa kanya na aalis ako. Wala kasi siya kanina nung umalis ako sa bahay. May mga inaasikaso kasi siya. Mga permit ata. Ewan ko ba? Kaya eto. Pagkarating namin sa tapat ng bahay, mukhang nakauwi na si Papa. Maliwanag na sa loob ng bahay eh. Tara, pasok kayo. Wika ako. Milan, mauna na kayo ni Kiray. May bibilihin lang ako saglit sa tindahan. Wika ni Kay. At ayun, nagtungo na siya dun sa maliit na tindahan. Kami naman ni Kiray, eto. Papasok na sa bahay. Tapos, bigla na lang humawak sa braso ko si Kiray. Na parang inililibot ang kanyang paningin sa bawat bahagi sa labas ng bahay namin. Kiray, okay ka lang? Wika ako. Oo, okay lang ako. Parang medyo nilamig kasi ako. Ewan ko ba? Kakaiba pala dito sa inyo. Parang kinikilabutan ako. Wika ni Kiray. Hello? Hindi yan. Masaya kaya dito? Wika ako. Hindi ko lang masabi kay Kiray na may tumatawa sa silid ko kahit walang tao. Baka matakot eh. Kaya ito, pagkapasok namin sa bahay, sakto, nakita ko agad si Papa. Kaya ito, ipapakilala ko sila. Kaso wala pa si Kay, nasa labas pa. Anak, sa kagaling? Akala ko pa naman, andun ka lang sa silid mo. May maingay kasi dun kanina. Parang tumatalon. Wika ni Papa. Kinikilabutan tuloy ako sa mga sinasabi ni Papa. Papa, may ipapakilala ko sa'yo. Si Kiray pala. Wika ako kay Papa. Anak, ayos ha. Pabigla-bigla ka naman. Bukas sumama ka sa akin at ipapatingin ko yung mga mata mo. Malabo na ata ang paningin mo. Wika ni Papa. Hay po. Wika naman ni Kiray. Akala ata ni Papa eh. Jojowain ko si Kiray. Bakit ba kasi hanggang ngayon eh nakahawak siya sa braso ko? Papa naman, napaka palabiro mo. Wika ako. Tapos ito, dumating na si Kay. Papa, si Kay, kaibigan ko din. Wika ako ulit kay Papa. Mabuti naman pala at may mga kaibigan ka na dito. Sakto, kakain na. Tara, isama mo na yung mga kaibigan mo at kumain na tayo. Wika ni Papa. Uy, Labanos. Ang bait pala ng Papa mo. Wika ni Kiray. Pero nagtataka ako. Bakit man Labanos ang tawag niya sa akin? Kiray, Milan ang pangalan ko. Bakit man Labanos ang tawag mo sa akin? Wika ako. Ang puti mo kasi, para kang Labanos. Maputi na, makinis pa. Wika ni Kiray. O siya, tara na dun, maghihintay na si Papa. Wika ako kay Kiray. Kaso, nakahawak pa din si Kiray sa braso ko. Ayaw nang bumitaw. Kaya eto, pagkaupo namin sa may lamesa, tahimik lang kaming kumakain ni Kay. Pero si Kiray, grabe.
Sobrang nakakatawa siya. Ang dami niyang kinukwento. Natatawa tuloy si Papa sa kanya. Tapos, bigla kami natigilan nang biglang may tumawa doon sa silid ko. Napalingon kami lahat kasi naman, kakaiba yung tawa eh. Nakakatakot. Ano yun, Milan? Wika ni Kai. Wala yun. Baka may napadaan lang tapos nakitawa. Wika ako. Kaya ito, tuloy lang ang kwentuhan. At nung matapos kami sa pagkain, inutusan ako ni Papa na magugas ng mga kinainan. Kaya ayun, wala naman akong magawa. Kahit gusto akong tulungan ni Nakiray at Kai, di daw pwede. Kasi daw, baka magkaipis at magkataga daw sa bahay. Ganun daw kasi yun. Nawiwirdohan tuloy ako sa paniniwala ni Papa. Kaya ito, habang naguhugas ako ng plato, napalingon ako sa likod ko. Kasi may kumalabit sa akin. Kaso wala naman tao sa likod ko. Kaya ito, nagmadali na ako. Kinakabahan ako. Baka kasi kalabitin na naman ako. Tatakbo talaga ako. Bahala na kaming dagain. Kaya ito, habang nagmamadali ako, napasigaw ako. Kasi naman may kumalabit na naman sa likod ko. Paglingon ko, si Kai lang pala. Kai, ikaw pala. Ano ginagawa mo dito? Wika ako. Wala lang, ang tagal mo kasi magugas ng mga kinainan eh. Wika ni Kai. Nagmamadali na nga ako. Dito ka lang Kai, sa tabi ko, ha? Huwag kang aalis. Wika ako. Sige, dito lang ako. Wika naman ni Kai, kaya ito. Pinagpatuloy ko na yung paghuhugas ko ng mga plato. Buti na lang talaga at andito si Kai sa tabi ko. Kaso, nung matapos ako, kinabahan ako. Kasi naman, natanggalan ng tangkay yung dalawang tasa, tapos may basag na isang plato. Buisit kasi yung lintik na nangangalabit na yun eh. Kaya eto, matapos makapaghugas ng kinainan, nagtungo na kami sa silid ko. Isinama na din namin si Kiray. Baka sakaling matakot kay Kiray yung mga nangangalabit at tumatawa. Uy, Milan, Kai, uuwi na din ako mamaya ha. Uwi ka ni Kiray. Ha? Bakit naman? Dito ko na lang matulog sa kwarto ko. Solo mo naman ito mamaya eh. Doon kami sa sala ni Kai. Wika ako. Hindi na. Basta, mamaya ay uuwi na ako. Wika ni Kiray. Tapos parang kanina pa siyang may tinitingnan sa likod ng pintuan. Napapalingon tuloy ako. Kaso wala namang kakaiba dun. Isang lumang kalendaryo lang ang makikita mo. Kiray, okay ka lang ba? Wika ako. Kasi naman pinagpapawisan na si Kiray. Oo. Okay lang ako. Uuwi na ako. Wika ni Kiray. Tapos eto, parang nagmamadali siyang umuwi. Kaya inihatid na lang namin siya sa may labas. Kaya na daw niya sa sarili niya. Kay, anong nangyari doon kay Kiray? Wika ako. Nako, baka sumasakitan dyan. Ganun kasi yun kapag gustong magbawas, pinagpapawisan. Tara na nga sa kwarto mo. Wika ni Kay. Kaya eto, bumalik na kami. Pagkapasok namin sa silid ko, kinabahan ako bigla. Kasi naman, nagubad ng damit si Kai, tapos nahiga siya sa kama ko. Milan, okay lang ba? Ang
Mainit kasi. Wika ni Kai. Oo. Okay lang. Wika ko naman. Kanina, doon ako natatakot sa nangangalabit. Pero ngayon, kay na ako natatakot. Napapalunok ako ng laway sa nakikita ko. Kinakabahan ako. Bakit ko ba nararamdaman yung ganitong takot at kaba? Baka mamaya ibang ingay ang marinig ni Papa. Nalintik ka na.